identified Lodi, ang dalawang Grab driver na nag-viral kamakailan dahil sa kanilang pagiging matulungin. Ang kanilang kwento, panoorin po natin. Sa panahon ngayon na halos lahat ng bagay pinaghihirapan, kahanga-hanga ang mga taong handa magbigay kahit sila'y walang-wala rin sa buhay. Nag-viral ang post na ito noong nakaraang linggo. Ayon sa uploader, kakaibang kabutihan ang pinakita ng nasakyan ang nilang TNVS driver. Nang malaman kasi may dengue ang isa sa pasahero niya, bukod sa hindi na ito naningil, nag-abot pa raw ito ng tulong sa kanila. Dito sa Caloocan, nakilala namin si Kuya Ronaldo, 2 taon ng driver. Nung malapit na kami sa drop-off, dyan na po ako nag-decide na hindi ko na sila singilin ng pamasahe din. Binigyan ko po ng 1,000 pesos si nanay. Nung una po ayaw tanggapin ni nanay, sabi ko, sige nay, okay lang yan. Tulong ko po yan sa anak mo. Hindi niya sukat akalain na magva-viral ang munting tulong na ginawa. Masaya, hindi makapaniwala. Happy naman ako na makatulong sa iba. Sa tagal na niya nagmamaneho, hindi raw itong unang pagkakataon na hindi na siya naningil na pamasahe, lalo pat alam niyang nangangailangan talaga. Pero mas may lalim na hugot pa pala si Kuya Ronaldo sa pagtulong sa kapwa. Nung nagkasakit yung tatay ko, dyan ko po siya na-experience. Kasi na kadengi na rin po yung isa kong anak. Ang hirap pala. Ang hirap palang magkasakit ng walang-wala. Yun ang tumanim sa isipan ko na kung sakaling magkaroon man ako, lumawag kahit konti, makapag-share sa ibang tao. Umani rin ang paghanga mula sa mga netizens ang driver na ito sa isang Facebook post. Nasa emergency situation daw noon ang alagang aso na uploader na kinakailangan dalhin sa veterinarian. Nag-seizure yung dog ko, so I was in a state of panic. So he tried na kalmahin ako. We arrived at the hospital. Nung magbabayad na ako, sabi ko, Kuya, ito yung bayad. Sabi niya, wag na po, tulong ko na lang yan sa papi ninyo. Make sure na lang na gagaling yung papi ninyo. Ang driver sa post na kilala namin. Sa tingin niya, ginawa niya lang daw yung trabaho niya. Full time na bumabiyahe kami, worried sila eh. So nung pagbaba nila, nung sinabi ko nga na okay na po yun, so nakita ko silang nag-smile. So medyo kahit sabi mong 1 second, 2 seconds silang nag-smile. So yung worried nila napalitan ng medyo magandang pakiramdam. Ika nga, bawat isa sa atin may kanya-kanyang paraan para makapagpangiti sa iba. Talaga namang good vibes ang ating mga tsuper, hindi na lang basta driver, sweet lover, kundi modern superhero na rin. Handang tumulong sa iba nang walang hinihintay na kapalit.